So ito mga paps, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ganyan kalakas yung low niya. Then pag i-high natin, ayun. So hello again, this is Phantom Max Sniper. So for today's video ay ite-test natin yung aking mini driving light. So since nagpakabit tayo ng mini driving light, so ngayon lang natin gagawa ng review. So yun mga paps, magpapagas muna tayo. So 1 bar na lang yung aking motor. So pagas muna tayo mga paps. Kaya 100 lang po. So mga paps, ngayon ko lang gagawan ng video yung aking mini driving light kasi medyo busy ako nung nakaraang araw eh. Actually matagal nang na-install sa motor ko tong mini driving light. Wala din kasi akong time na i-review to last time, kaya ngayon i-review ko na siya. Thank you po. So yun nga mga paps, bali sa kasi natin, sa motor kasi natin, nahinaan ako sa sa stock headlight nya. Lalong lalo na kapag bumabiyahe kasi ako from Tuguegarao to Gataran, nakukulangan ako sa sa lakas ng ilaw nya. Nag-decide ako na magpa-install ng mini driving light. So mga paps, kung nakikita nyo ngayon yung aking stock headlight, ayan, ganyan siya kalakas pag city ride. As you can see mga paps, yung aking stock headlight ito, ganyan siya kaliwanag. Ganito naman pag naka-on yung mini driving light natin, ayan, maliwanag siya. Madami din akong nakitang nag-install din ng mini driving light sa kanilang sniper tulad ko. Yung kasi napili ko na napili ko na i-install ay yung Lumina Pro version 3. Yun kasi yung mas focus kasi yung ilaw niya, hindi siya makalat. So ito mga paps, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ganyan kalakas yung low niya. Then pag i-high natin, ayun. As you can see sa video, malakas na yung yung high natin kasi pinagsama ko yung high ng mini driving light at yung high beam ng motor ko. Focus na focus yung ilaw niya. Ayan, hindi siya kalat. Kailangan din kasi natin to pag nagbabiyahe tayo kasi para maiwasan natin ang disgrasya, lalong lalo na sa mga madidilim na lugar. Kapag mabilis yung natin, yung takbo natin, para makita natin yung bawat sulok ng ating madadaanan. Since nailabas ko yung motor ko, wala pa akong pinalitan na kahit sa kanya. Stock lang lahat, stock engine, stock pati gulong, sprocket, hindi pa ako nagpapalit. So naidagdag lang natin dito yung auxiliary light. Ayan, at yung busina pala, nagpalit na din ako ng ng Boss Evolution, then naka rapid horn din yung aking busina. So itetest natin mamaya lahat. Medyo tingin lang tayo ng tingin lang tayo ng place na pwede nating pa-testingan dito sa mini driving light at yung busina ko. Based sa naging experience ko dito sa mini driving light ay hindi naman siya magasto sa battery. Kasi kahit na naka-open lang to, ayan, naka-open lang siya ng ganyan, malakas pa rin yung battery. Hindi pa rin, hindi siya nalulubat. Kung magpapakabit kayo, doon na kayo sa trusted and proven na talaga na magaling talaga sa wiring, ayan, para pag sakaling nagkaroon ng aberya, hindi kagad hindi kagad masisira o masusunog yung wiring nyo. Itong mini driving light ko, yung nag-install dito, ayan, batikan talaga na naglalagay ng ganitong ilaw. Dito tayo para mas makita natin ng maganda o mas makita natin ng mas detalye yung mini driving light. So mga paps, kung napanood nyo yung video ko dun sa first video ko na nag-install tayo ng mini driving light, kung mapapansin nyo, yung bracket ko nasa ilalim ng high beam. So ang ginawa ko para mas maganda yung position ng ilaw ko, ganito yung ginawa ko dito mga paps. Pakita ko sa inyo. So ito yung setup ng aking mini driving light. Bali yung bracket ko kasi nilagay ko siya dito sa may baba ng high beam ko. Ngayon may dalawang tornilyo dito. Diyan. So yung
tornilyo kasi diyan, plastic lang yung ano, yung pinagkapitan niya. Magalaw siya. Parang nakakahilo pag ano, pag naka-open yung ilaw ko. So ngayon, ginawa ko dito, naglagay ako ng bracket. So sa Shopee ko lang din nabili to, tong bracket na to. So yun, dito sa may bandang dito sa may tipos niya. So hindi naman siya tumatama dito sa fender, maayos naman siya. At yung ating mini driving light is very stable siya, hindi siya magalaw. So ganito yung low niya. Ito yung low. Ayan, high. So mga paps, sa mga katulad ko din na ano, na naka-sniper 155, subukan nyo rin magpaano magpalagay ng mini driving light. Maganda sa long ride. Pagka naglo-long ride kayo, lalong-lalo na pag endurance, ayan, very recommendable siya. Ayan, sa mga mahilig mag-ride. So mga paps, ito pala yung ano, yung aking busina na Boss Evolution. So ito is may rapid horn. So stock horn muna tayo. Okay. Rapid natin, ito. Ayan. Stock muna tayo mga paps. Ito yung stock ng aking headlight. Ayan. Then, try natin yung low ng, ayan o. Low ng mini driving light. Ayan, napakalakas mga paps. And then, high natin. Ayan. Ayun, napakaliwanag. So dito sa ano natin mga paps, dito sa high beam natin at saka high ng mini driving light na yan, nagsama-sama na sila. So kahit magbusina tayo dito mga paps, ayan. So wala pa rin siyang ano, wala pa rin siyang corrupt. So ganito yung low niya mga paps, and then yung high niya, yun, napakalayo. Kitang kita talaga. Tsaka mapapansin nyo mga paps, itong ilaw natin is very stable siya. Hindi yan magalaw kasi yung nakong nilagay na bracket, magalaw siya. Lalong lalo na kapag nakalo, nanginginig talaga yung ilaw ko. So sa mga kaparehas ko na naglagay ng ganung bracket, so hindi ko alam kung paano nila ginawa nila ng remedyo yung alog ng mini driving light. Umaalog kasi. Diyan kasi na part, mas maganda kasi yung ano, pagkakalagay. And kung makikita nyo naman, very stable siya. At saka hindi siya nakakasulo kasi pababa yung ano eh, yung ilaw ko. So kapag may kasalubong ako, kahit na naka-open yung mini driving light ko, hindi nakakasulo. So yun mga paps, kung nakita nyo yung ano, yung ilaw ko, malakas talaga. Alam yan ng mga naka-Lumina Pro version 3. Halos lahat, pare-parehas lang yan. Depende na lang sa pagkakakabit o pagkaka-install ng mini driving light. Then sa ano pala, kung mapapansin nyo bakit hindi Pia horn yung kinabit natin na busina ko, kasi madami akong kakilala na ganun yung ginamit nila. Madaling masira, lalo na pag nababasa sa ulan. Tsaka mas malakas talaga ano, Boss Evolution na busina kung i-compare sa Pia horn. Next content natin, ipaparinig ko yung difference ng Boss Evolution at saka Pia horn. So maghahanap ako ng ano, ng kaibigan kong naka Pia horn, kung ano yung pagkakaiba nila kung nagbabalak kayo magpalagay ng any driving light. Siguraduhin yung legit na yung ilalagay nyo, kaya original na yung ilalagay nyo sa inyong mga motor. Kasi pag once na nagka-problema ka, nasira yung ilaw mo, ang mangyayari kasi dyan, magbabaklas ka na naman o bubuksan na naman yung fairings ng motor mo. Ang masaklap kasi dun, itong ano natin, itong unit natin na sniper, mahirap siyang baklasin kasi halos lahat ng babaklasin mo dito, dapat maingat ka kasi pag once na may maputol kang kahit isang lock niya, hindi mo na siya may babalik ng maayos. O kaya may ibang remedies naman na pwede mong gawin. Pero yun kasi, syempre, mas maganda pa rin pag ano, kapag buo pa rin yung mga lock niya. Kasi pag dumadaan ka sa mga lubak-lubak, ayan, kumakalampag. Ayun, yun yung mga nagiging cost niya. Pag ano, dapat pag magpalagay kayo, siguraduhin yung original na. Huwag kayong gumamit ng mga class A, yung mga mumurahin na mini driving light, kasi mura nga siya pero masyadong ano lang naman, short lang yung lifespan ng paggamit nyo sa kanya, hindi siya pang matagalan. So ito mga paps, kung makikita nyo naka-on yung mini driving light, then i-high ko ayun, napakaliwanag, kitang kita, ayun o, kitang kita yung dalawang naglalakad.
So ayan, lalong-lalo na mga paps, pag ano, pag nag-endurance kayo o may long ride kayo, very recommendable ang mini driving light na Lumina Pro version 3. Hindi kayo magsisisi mga paps pag nag-install kayo ng ganito. Kasi kung stock headlight lang mga paps, okay naman na siya kung sa city ride lang. Pero pag naglo-long ride kayo, ayun, kahit naka-high kayo, parang bitin pa rin. Kasi tinry ko na rin in-adjust yung high beam nito. Ganun pa rin mga paps, tumataas lang yung ano niya, yung high beam niya. Okay naman siya, pero nakukulangan pa rin ako sa ano, sa lakas niya. So ayan, may mga madaming magko-comment na naman dyan na keso ganito, na hindi ka palang nagpalagay ng spotlight o ganun. Hayaan mo lang yung mga yun, mga walang pambili yung mga yun, yung mga basher na nagko-comment sa mga vlog ko. Okay lang yan para ano, para mapansin din sila yung mga nagko-comment ng mga kung ano-ano yung pinagka-comment nila. Siguro yung mga ano yung mga yun, mga paps, mga walang magawa sa buhay, ayun, tatambay lang, pa-comment-comment, kala mo may motor, yun lang pala, puro hiram, minsan, installment, tapos sabay hatak, hindi nakabayad. Dami kasing ano mga paps, madami kasing kahit maganda yung pinapakita mo o kaya yung mga ginagawa mong content, ginagawa nilang ano, madaming nagmamarunong. So hindi naman ako professional talaga na ano, lahat alam ko lahat o ano. Ito lang ay ano, yung base lang sa mga nagiging experience ko. Yeah. Next na content natin yung review natin, full review natin sa motor natin after 1 year and 2 months na kasi tong motor ko. I-reveal ko yung mga nagustuhan ko sa kanya kasi sa unang ano ko kasi sa unang review ko noon, yun yung kasi yung ano, syempre bago pa lang yung ano ko noon, yung motor ko. Hindi ko pa kabisado kasi yung mga talagang nagiging problema o nagiging issue ng Sniper 155. Yun lang kasi yung first impression ko lang noong nag-review tayo, sa honest review na bago pa lang kasi yung motor ko noon. So, since madaming nag-bash sa ano ko, sa content kong yun, gagawin nating ano, gagawin nating mas maganda para maintindihan nung mga basher o yung mga madaming sinasabi na wala namang motor, nanonood lang patambay-tambay, sabay comment, ayun, hindi mo alam kung may motor nga ba sila. Pero sana mga paps, nagustuhan nyo yung ating video ngayon. So again mga paps, this is Phantom Max Sniper. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest uploads ko. So ayun mga paps, dito na nagtatapos ang ating video. So abangan nyo na lang po yung next vlog ko. So maraming salamat po sa suporta. So ingat and ride safe po sa ating lahat.